Hi, Sweetie Sasubers! Ito na po ang ating pizza. Gawa na po siya, lutong-luto na. And then, kainan na! Charang! Good morning, Sweetie Sasubers! Kamusta po kayo dyan? Maraming maraming salamat po sa mga support ninyo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana po paklik ng aking kampana dyan. And gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga ka-team ko sa YT community. Dahil po sa inyo, medyo malapit na ako mag-grade 4. So dahil doon, magluluto tayo ng mushroom pizza. Watch this! Mga sangkap sa paggawa ng ating to. Ito, 2 kalahating cup na harina. Isang cup na tubig na maligamgap, 2 kalahating mantika, 1 kalahating kutsaritang asin, 2 kalahating kutsarang gatas, 1 kutsaritang garlic powder, 2 kalahating kutsarang asukal, 1 kutsaritang yeast at 1 kutsaritang onion powder. Yan po lahat ng sangkap sa aking paggawa ng dough. Sarili ko po yan na sangkap. Pwede nyo rin po siyang gayahin. So, ang sunod po natin gagawin, paghalu-haluin po natin lahat ng mga dry na sangkap. Ayan, mahuli na po yung tubig. Ayan. Asukal, 2 kalahating kutsara. Dalawat kalahating kutsarang gatas. Tapos ito pong yeast, 1 kutsarita lang. Tapos yung aking garlic po na sibuyas, meron po kami niyan, yung ating powder na sibuyas at ang aking powder na bawang. Yan, pampadagdag po yan ng lasa, kaya pwede nyo rin pong lagyan. Pero nung nandun po ako sa Saudi, ang nilalagay ko po dyan, yung craft nila dyan, masarap po yun, ihalo sa dough. Tapos asin, kaunti lang po yan. Yan. Tapos haluin ng maigi. Yan. Tapos saka po natin ilagay yung mantika. Mantika. Ayan. Halo-halo. Hanggang mamix po yung mantika. Tapos dahan-dahan po nating ihalo ang ating tubig. Ayan. Masa-masa. Pag nahalo na po natin yan, set aside po natin siya ng mga 3 oras. Mas maganda po yung medyo na tumagal-tagal siya ng ganong katagal para po mas maalsa. Alsa po yung ating dough. Ayan. And nga pala, salamat nga po pala doon sa mga dumalo sa bahay ko. Konti na lang po, mag-grade 4 na ako. Thank you po sa inyong lahat. At dahil, kaya nga magpapapitsa ako, dahil maraming dumalo sa bahay ko. So, ayan, celebration po natin to para sa aking nalalapit na pag-angat sa grade 4. So, konting panahon na lang, maaabot po rin natin yan. Gagraduate rin po ako sa first year high school. Ayan, pumayon na lang po natin. Parang tubilis. Siyempre, maghugas ng maigi ng kamay para alis virus. Palsik ang virus. Ayan. Kamayin na natin ating dough. At maya-maya, baka biglang nagtawag ang aking lolo. Nagbibipi pa ako sa kanya.
So, ayan. Kamayin na ige. Wow, ang sarap ng amoy. Yung umaalingasaw yung amoy nung aking powder na ano, na garlic. Sana po pag gumawa kayo, lagyan nyo rin po. Pwede rin yung lagyan ng herbs. Wala kasi kong herbs ngayon eh. Kagaya ng parsley. Pwede rin po siyang ilagay. Gayatin nyo lang ng maliliit. Tapos, sok na sok po yan dyan. Kung meron nga sana akong mabibiling crop, lalagyan ko talaga siya ng crop. Kasi, ganun po kami dati eh. Ang sarap niya. Yung crop cheese ng Saudi Arabia. Wala naman kasing nabibili dito sa Hong Kong. Ayan. Masahin lang ng masahin natin. Mga 3 minutes to 10 minutes. Ang hirap pa naman maggawa ng mga ganitong dupag mano-mano. Malay mo, manalo ako sa whitey. Pagka meron na tayong pasahod, bibili tayo ng maraming sangkap ng paggawa. Kailangan kompleto tayo sa mga anik-anik. Yung mga ano ba? Wala pa kasi kung ano eh. Wala akong sponsor para dun sa ating pangmasang makina na pangmasa. Ayan, ang bango-bango, ang amoy ng garlic powder. Amoy na amoy ko na. So, bilis-bilisan na po natin. Ayan. Basta pag ganyan, namasa nyo na siya ng mga 3 hanggang 10 minuto. Set aside na muna po siya ng 3 oras. At ilagay po natin siya doon sa hindi po siya mahanginan. Takpan po natin ng towel. Tapos, pwede natin siyang itago doon sa loob ng oven. Kaya lang, itong aking lulutuin ngayon na pizza, hindi ko po siya i-oven dahil, ano, mas masarap po siyang iluto doon sa aking kawali lang. Iwas ano pa tayo sa rejection. So, ganun po. Ayan, ang hirap imasa. Basta ganyan po siya, pagka ano, i-set aside lang natin, mga 3 oras. Ayan. Ito na po yung aking minasang dough. Lagyan po natin ng kaunting mantika sa ibabaw para mamaya hindi siya magdikit pagka lumubo na po siya. Set aside po muna natin ng 3 oras, tapos balikan natin saka imasa po ulit natin. Ayan po, dyan muna natin siya ilagay para po sa 3 oras na maghihintay tayo hanggang umalsa po siya. Ito po yung ating gagamiting sangkap para sa ating toppings. Meron po tayo ditong shallot rings. Meron po tayong mais. Meron po tayong mushroom white sauce. At saka ito po, sinangkot siya ko na po yan, yung pork stripe. Marinated pork stripe. Ayan. Wala po tayong gagamiting cheese kasi po, hindi po ako kumakain ng may cheese. So, syempre, wag na lang po nating lagyan. Kayo na lang po pag gagawa, pwede nyo pong lagyan ng cheese. So, ayan po ang ating sangkap para sa ating toppings. Pizza with white sauce and mushroom and corn. Ito na po yung ating mga sangkap para sa toppings. Ginisa-gisa na po. Ginisa sa sibuyas ang ating pork stripe marinated. Tapos meron po siyang mushroom sauce. At saka kaunting gatas. Yan. Para po sa ating toppings mamaya. Ito na po. Ito na po ang aking dough. Pagkatapos ng 3 oras, umangat na po siya. Then, mamasahin na po natin ulit. Ang daming tao. O, dito po natin iluluto ang ating pizza. Dito sa ating improvised oven.